Good day sa inyo mga Pops. Today is mayroon lang akong i-share sa inyo na konting kaalaman about dito sa dalawang tensioner na to, no. So ito yung stock tensioner natin tsaka yung tinatawag na manual na timing chain tensioner, no. So pag-uusapan natin to kung ano yung mas maganda dito, ano yung function nila, then kung paano mag-reset, then kung paano mag-adjust at magkabit, no. Tara, pag-uusapan natin to dito sa video na to. Mga Pops, ang video natin today is pag-uusapan natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawang timing chain tensioner na to, no. So ito nga pala yung stock na cam tensioner natin. Yan, ito yung stock. Then ito yung mga aftermarket, yung tinatawag na manual na tensioner, no. So yan, pag-uusapan muna natin kung ano yung function nitong mga tensioner na to, no. So, iisa lang naman ang function nito, magbigay ng tension dun sa timing chain natin. Ngayon, ang pinakaiba lang nila ng stock tsaka ng manual is itong stock, automatic siyang nag-a-adjust. Then, ito naman is yung ikaw mismo yung mag-a-adjust ng tension niya. So, okay. Pag-usapan natin kung paano gumagana tong stock natin, no. Ito yung stock na tensioner natin. So paano ba to gumagana, no? So ito, tinanggal na natin siya dun sa block natin. Yan, ito yung itsura niya. Then meron siyang dito sa ibabaw niya, meron siyang tornilyo, no. Tanggalin nyo lang, then dito pwede nyo siyang i-adjust. Yan. So ang function ng stock natin is automatic siya na nag-a-adjust. Kung gusto niyo siyang i-adjust or i-reset, eto, tatanggalin niyo lang yung tornilyo, then kuha kayo ng flat screw na maliit. I-clockwise niyo lang, then aangat yung eto niya, yung tumutulak. So ayan, no, habang ina-adjust natin siya is umaaksyat siya pataas. Ayan. Pag sinagad nyo siya, then ayan, mag-i-stock siya ng ganyan. Pero once na umandar na yung motor nyo at magkaroon ng movement dito, kagaya nito, is automatic siyang bababa, no. So ang adjust nyan, kaya tinawag siya na automatic na tensioner kasi once na nilagay natin siya dun sa chain tensioner, sa chain ano natin dito sa block, pag nagkaroon ng resistance yan, ayan, automatic syang bababa. Then kapag pinush mo siya, hindi na siya gagalaw. Parang ang mangyari is one way lang siya, patulak lang siya pababa. Yan. Then yun, nagkakaroon na siya ng tension dun sa chain natin. So kung gusto nyo i-reset or i-adjust ulit, yun, adjust nyo lang siya dito sa ibabaw. Yan, para umakyat yung nagbibigay ng tension dun sa chain natin, timing chain. So, yan yung function niya, kung paano siya gumagana, which is yan yung automatic na nag-a-adjust kapag ka nilagay natin to dun sa timing chain natin. Yan. So, ito naman yung isa, yung aftermarket o yung tinatawag na manual na cam tensioner, no. Basic na basic lang yan. Ibig sabihin yung manual is ikaw mismo yung mag-a-adjust sa kanya ng tension. Yan. Lagay mo muna doon, tapos i-a-adjust mo na lang. So ganun lang yung function nya, parehas lang. Then parehas lang naman sila ng trabaho, magbigay ng tension dun sa timing chain natin. Okay. Then saan ba ginagamit tong stock tsaka yung manual? Itong stock, ginagamit to, dinesign talaga siya para dun sa pangmatagalang gamit, no, sa mga pang daily use. Yan, diyan ginagamit yung stock, no. Dinesign talaga ng mga engineers yan na mag-automatic na mag-adjust para wala ka nang iintindihin, no. So sasalpak na lang yan, then automatic yan nag-a-adjust over time kapag nagkakaroon ng mga naglulus na yung timing chain, is automatic yan nag-a-adjust.
Compare naman natin dito sa mga manual na tensioner, ginagamit to sa mga racing. Yan, yung mga nag-upgrade ng cam. Kailangan ititimpla mo yan, no? I-adjust mo yun dun sa specification ng upgraded natin na mga motor, no? Pwede mong matimpla yung tension nung cam natin, no? Nung timing natin. Kasi alam natin kapag ka masyadong mahigpit yung tension nito is maapektuhan yung ikot ng ano natin, no? Ng cam. So kaya ginagamit to ng mga nagre-racing para ma-adjust nila o matitimpla nila yung tension na pumapasok dito sa timing chain natin, no? Kasi mas malalakas yung mga motor ng mga nagre-racing, kaya ito yung ginagamit nila, no? Ayan. Kung daily use ng ginagamit mo or wala ka nang kailangan intindihin, mas magandang gamitin yung stock lang. So ito, kung gusto mong magre-racing ka or gusto mo lang ng aesthetics o pampakogi sa motor mo, so ito na yung gagamitin mo, no? Isa lang naman din yung function nila or yung trabaho nila, magbigay ng tension. Tuturo ko naman sa inyo kung paano magkabit nitong manual na cam tensioner natin. So basically, ang ano lang naman ito is madali lang. Ang gagawin natin is kukunin muna natin yung stock na sukat na ito, no? So tara, kunin natin yung sukat niya. So pagkuha ng sukat is parang i-reset muna natin siya. Ayan. Pa-clockwise lang yan. Then pag sumagad na, ayan, ma-adjust na yan. Then kung ilalagay lang natin siya dito para makuha natin yung stock na sukat nung tension nung cam tensioner natin. So i-reset lang natin siya, tutuktukin lang natin siya para bumaba yung tumutulak, no, dun sa cam tensioner. Yan, bumaba na yun. Once na bumaba yun, susundutin lang ulit natin. Then, i-hold lang natin yung tapos pag yung bibitawan para hindi bababa. So, ayan, nakuha na natin yung sukat niya. So, yan yung stock na sukat ng tension ng ano natin, ng tensioner natin. So ang kukunin lang natin dyan yung size nya, kung gaano kahaba. So ayan yung haba nya, i-adjust lang natin. Then pag nakuha na natin yung sukat nya, tsaka na natin ito ilalagay. Ayan, kasi ito pag binitawan natin yan, is bababa pa yan. Ayan. So anawa na natin yung sukat nya. Ang gagawin natin is ikakabit na natin siya. Huwag niyong kalimutan ikabit yung gasket. Ayan. Palit na ako ng bolt niya kasi masyadong mahaba yung dating nakalagay dito. Kasi iba yung sukat niya, eh. Kung mapapansin nyo, yung sukat nito is masyadong mataba. Ayan. Tapos ito manipis lang. Kaya kapag kasinalpa ko yung dating bolts na nakalagay doon is masyadong mahaba, hindi siya masasagad, no? Nakaangat siya, parang ganun lang itsura niya. Nakaangat siya. Kaya bumili ako ng neto. So ano ba yung sukat nito, mga paps? Sukatin natin. Ang sukat niya is around nasa 20. Yan, 20 yung kanyang haba. Ayan. By 5.8. Yan. 5.8 yung thread nya. So ayan, kabit na natin. Ayan, sisikipan lang natin yung lock nya para hindi na siya gagalaw. Ayan, testingin natin, no, mga paps, kung okay yung pagkaka-adjust natin, no? Kapag may narinig kayong tunog na parang lagatik or lagatok, ano nang gagaling dito banda sa may chain natin, tensioner, ibig sabihin yan, maluwag yung pagkakalagay natin. So testingin natin.
So ayun, okay naman yung pagkakakabit natin sa kanya. Wala namang ingay na nanggagaling dito sa timing chain natin. So ayan, okay naman siya, no? So kapag ka naman ganito yung naging tunog niya, yung parang may lagatik, testingin natin, no? Ganito yung magiging tunog kapag ka maluwag yung adjust nyo. So pakinggan nyo, yan, ibig sabihin yan maluwag yung tensioner natin, no? Kapag ganyan yung tunog. So parehas lang yan dun sa automatic natin. Kapag ka yung automatic nyo, malalaman nyo kung sira na siya kapag ka ito, nawala yung tension niya, no? Or ito yung tumutulak is bumabalik siya sa taas, no? Naglalaro. Ibig sabihin yun, pwedeng sira na yung spring niya, kaya bumabalik siya. Dapat yan, ano lang yan, no? Fix lang siya, no? Hindi siya natutulak, hindi siya natutulak pataas. So kapag ka ganun na, mag-iingay na yan, eh. Ibig sabihin sira na yan, papalitan nyo na. Compare dito sa manual is wala siyang spring loaded, hindi siya spring loaded, kaya hindi siya madaling masira, no? Yan. So kapag nakuha nyo na yung tension niya, yan, balik na lang na, babalik na lang natin yung lock niya. Tapos okay na. So yun, hanggang dito lang video natin, no? Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video na mga tips DIY or pag-maintenance sa motor, no? Kung isa ka palang baguhan sa pagmamotor, no? At hindi mo alam kung ano yung dapat gawin, is mag-subscribe ka na, no? Click mo lang yung subscribe button dyan din. Click mo na rin yung notification bell button para updated sa mga ganitong klaseng gagawin natin mga video. So, yun mga paps. Hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat. God bless. Bye.